umiiyak ka pa rin ba? Hindi po nawawala minsan. Tulad ngayon, minsan. Noong panahon na marami ang nagtatanong kung bakit hindi kumikibo si Migs sa mga isyong binabato sa kanya tungkol kay Mahal, tungkol sa mga bagay-bagay na umiikot sa kanila, sa issue nila, nasabi ko na may tamang panahon siguro na magsasalita si Migs. And malamang nangyari na ngayon dahil halos dalawang magkasunod na araw na kung saan yung mga interview ni Migs is naglabasan. Okay? Yung doon kay Jen PHTB, yun is doon sa premiere ng 40 Days. At sumunod itong kay Ogie Diaz na kung saan ito talagang naramdaman ng karamihan yung talagang sinasa sa loob ni Migs. At talagang patunay ito na kung gaano kamahal at kahalaga kay Migs si Mahal, kung paano niya pinahalagahan yung mga memories, yung mga nakaraan nila. Okay? Dahil nakikita sa kanyang mga kinikilos at sa kanyang pananilita dito sa interview na to na talagang kumbaga hirap pa rin siya. Okay? Nung una ako medyo skeptical ako na mukhang nakamove on na siya. Pero nung napanood ko itong video na to, itong interview na to with Ogie Diaz, doon ko na-realize na nasa adjustment period pa rin siya. Kumbaga, nanduroon pa rin siya sa lugar na nangungulila pa rin. Okay? Kay Mahal. Kaya ko ito nasabi dahil nga doon sa interview na yon ni Ogie Diaz, doon sa kay Jen PH, naramdaman naman natin na. Pero dito, kay Ogie Diaz, mas lalo naging talagang buo yung ako mismo, yung pakiramdam ko na hindi pa talaga totally 100% si Migs na okay na, na nakamove on na siya. Mukhang hindi pa nga talaga. And bago po ako magpatuloy, ako nga po pala si CTNC06 at welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming uploads. Ngayon, kung meron kayong comment, suggestion, recommendation, or any opinion, please leave it on our comment section. Ako po'y nagre-reply all dumatagal dahil syempre tayo'y meron din inaasikasong ibang bagay. But I really appreciate po yung inyong mga ginagawang pag-comment at pag-suporta sa aking mga premiere at sa mga taong tumutulong na umangat ng aking channel. Maraming maraming salamat po. Mahirap ko na pa kayong maisa-isa dahil talagang marami na kayo. And I really appreciate it. So balikan po natin yung part doon sa interview ni Ogie Diaz na about kay Migs. Yung mga tanong niya na talagang nagpaantig, nagpaiyak, nagpatunay na kung nasaan na ngayon si Migs. Ano na yung status niya mentally, okay, spiritually, physically, emotionally. So dito sa mga tinanong natin ni Ogie Diaz, marami yung na-reveal na magpapatotoo, lalo na doon sa mga humahanga kay Mahal na hanggang ngayon hindi pa rin nakakalimutan ni Migs si Mahal. So, sisimulan natin doon sa nung nagtanong si Ogie Diaz, kamusta na si Migs Molino? Medyo nakaka-recover na po ang tayong si Mahal. Pero ngayon, for the meantime, habang nandun tayo sa proseso ng para i-recover yung sarili ko. May mga times na ginagawa kong busy yung sarili ko. Maya ngayon, ang ginagawa ko every time na nandun ako sa bahay, talagang papasok sa isip ko yung mga ganung bagay. Kasi imposible talaga hindi pumasok sa isip niya. Dahil halos buong sulok ng bahay nila, may memory ni Mahal. Mayroon silang mga vlogs. Diba? Yung doon sa kusina, doon sa washing machine nila,
sa kwarto, along the terrace, along the harapan ng bahay nila. Yung naliligo sila sa ulan, di ba? Yung nagbabaasaan sila. So, talagang mahirap kalimutan. Dahil nanduroon yung mga memories. Nanduroon yung magpapaalala sa kanya. Kaya, kumbaga, unti-unti yung recovery niya. Kasi bawat sulok ng bahay mo, bawat lugar, oh, pesa, kwarto, makikita mo talaga siya. Kaya minsan, lumalabas-labas na rin ako. Para minsan, may iba naman din yung mood na ginagalawan. Magandang ano yun. Tama lang yun yung gawin niya na talagang kailangan niyang acceptance, kumbaga, matanggap at wilihin na yung sarili niya. Kasi it's, kumbaga, although yes, it's a few months pa lang, 6 months, kumbaga, na nawawala si mahal, but ewan ko, personally, para sa medyo matagal na yun para, kumbaga, makamove on siya. Although may aring sa kanya or sa ibang tao, is mahihirapan. Maaring sa kanya, mahirap sa kanya dahil talagang nakasama niya yung tao, kumbaga, talagang yung pinagsamahan nila is matagal. Kumbaga, years din silang nagsama, di ba? Ito is pumasok lang ngayon sa isip ko. Okay? Huwag naman sanang magalit yung kung sino man yung nagpasimuno nung manika. Yes, the doll itself is maganda. Okay? Talagang may similarity kay Mahal. But, kung titignan natin yung sitwasyon na, okay, dito, base sa kinuwentong ito ni Migsa, nahihirapan siya. Yun is alaala. Okay? What more pa kung nakikita niya yung resemblance ng doll kay Mahal? Ito is naisip ko lang ngayon. Please, don't get me wrong. Okay, don't get me wrong. The doll is maganda. I know the effort na nilagay nila. But because of this interview, okay, doon ko na-realize na yung naaalala niya pa nga lang yung mga lugar na kung nasaan sila, may vlogs, di ba? May kulitan, may asaran. Eh, ganun na yung nararamdaman niya. What more pa? Kung makikita doon sa lugar nila or sa bahay nila, yung dal. I'm not sure kung nakita niya na. Okay? Hindi natin alam kung ano yung nararamdaman niya. Ako lamang is nagbabase doon sa sinasabi niya ngayon. Di ba? So, nakaka-recover na siya, yes. But, di ba sabi niya, yung bahay nila is puno ng memory niya. So, anong ginagawa niya? Lumalabas siya, inaaliw niya yung sarili niya. Ngayon, kung may makikita kang isang bagay na magpapaalala sa'yo at makikita mo pa talaga mismo yung itsura, ano pa kayo mararamdaman niya? Yun po is sariling opinion ko lamang. I'm not against doon sa mga taong gumawa nung manika na yun. Just saying what I think na pwedeng maramdaman ni Mix. Yung mental health mo, kumusta? Ngayon, kung mawala si Mahal. Ngayon, okay naman din po. Siyempre, sa tulong din ng Panginoon. Siyempre, doon lang talaga ako kumukuha ng lakas ng loob maliban sa pamilya, sa mga kaibigan, siyempre sa ating mga kabunso, sa aking mga supporter, sa supporter ng mga mother. Sila din yung nagbibigay sa akin ng lakas ng loob para harapin ang mga pagsubok na dumadating sa akin. At siyempre, magpapasalamat ako sa kanila dahil sila yung nagiging way para unti-unti tayo nakaka-recover. Mentally, yes, talaga mabigat para sa kanya. Kung wala yung family support, wala yung mga taong nasa paligid niya, eh, mahihirapan siyang recover. And yun nga, hindi siya nawawala sa taas natin na humingi ng tulong. Kumbaga, pagka medyo siguro mabigat na yung nararamdaman niya, eh, pinapasadyos niya na lang. And of course, kita naman natin yung suporta ng kanyang family, di ba? Nila pamangkin niya, mga kapatid niya, mother niya, di ba? Nakita na naman natin kung paano siya sinusuportahan, paano yung pagpapahalaga na ginagawa nila kay Mix at kung paano nila ito dinadamayan. So malaki yung talagang naging papel ng pamilya niya sa kanyang pagre-recover. And of course,
yung mga taong talagang supporters niya, kumbaga. Yung mga taong malalapit pa sa kanya. Medyo talagang yun is isa sa nakakatulong. Kaya wag ninyong masyadong pag-initan yung mga Casey Babes or kung sino man mga lumalapit sa kanya dahil they are his supporters in terms of emotion and moral support, kumbaga. Okay? Sila yung mga nanduroon nung mga time na talagang down siya, na hindi natin alam yung degree ng kanyang nararamdaman. So, itong mga taong malalapit sa kanya, tulad ng mga Kissy Babes na yan, okay? Sana huwag ninyong masyadong pag-initan. How do you feel yung mga, yung iba na parang wala na si Mahal? Kung ano-ano pa isyong ibinabato sa'yo? So yun po, para yung ginagawa ko na lang po, kailangan ko talagang itindihin sila. Unang-una, hindi naman nila ako nakikita, nakakasama ng personal. Nagbabase po sila sa mga nababasa din nila, nagbabase sila sa mga naririnig din nila, nagaling din sa iba. So hindi ko pwede silang patulan sa mga ganung bagay na binabasa sa akin kasi una-una, personal, hindi ko rin po sila kilala. Pangalawa, hindi rin po kami nagkikita kung hindi nila ako nakakasama sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Pangunawa, yun yung gusto niyang iparating. Kailangan talagang maging mahaba yung pangunawa. Okay? Dahil katulad nga ng tinanong ni Ogie Diaz, may mga taong naninira sa kanya. At alam naman natin yung kung sino yung mga yun, di ba? Alam natin yung pinaka two main person. Lalo na yung pinakauna, diba? Na supporters na biglaan, napagalitan lang ata ni Jethro, marami ng kwentong nilabas. Diba? So, inunawa nila yun. Inunawa niya yun. Kasi nga, tama naman siya. Hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan niya. At hindi niya rin alam kung ano yung pinagdadaanan ng mga taong bumabatikos sa kanya. So, nandirito sila sa larangan ng showbiz. Public figure sila. Sinusunbaybayan sila. So, dapat lang na it's either unawain niya or i-ignore niya. But sa kanya, mas pinili niyang unawain. Kasi nga naman, kung nauunawaan natin yung ikinikilos, inaasal ng isang tao, mas madali nating maiintindihan. Mas madali nating ma-accept kung bakit niya nasabi yung mga bagay na yun or nagawa yung mga bagay na yun. Na siyang pinangahawakan ni Migs. Totoo, hindi niya tayo kilala. Hindi naman natin siya kilalang kilala. Diba? Hindi naman natin siya nakakasama 24/7. Ganon din siya. Hindi niya rin tayo nakakasama ng 24/7. Nagre-rely lang tayo sa sinasabi ng mga taong nasa paligid niya. Sa naririnig, sa nababasa. So, kailangan talagang intindihin. Kung hindi ganun yung pananaw ni Migs, baka matagal na siyang bumigay sa showbiz. Dahil, di ba? Ang daming intrigang ibinato sa kanya. Bakla, ngayon, babaero, may mga karelasyon na, habang kailan lang na mayapa si Mahal, di ba? So marami nang isyong binato sa kanya. Ano-ano pa yung mga pinagsasabi sa kanya. So, nilawakan niya yung pangunawa niya. Na, kumbaga, bihira yung may mga ganong ugali. Na masasaktan ka na dahil sa mga sinasabing hindi totoo, inuunawa mo pa rin. Sabi nga, di ba? Hindi na uso martyr ngayon. Di ba? So, is he one of those? Maybe, maybe not. Kasi, alam niya na sa showbiz eh. Alam niya na dapat malawak yung pangintindi mo sa mga taong pwedeng bumira sa'yo. So, kailangan intindihin po sila. How's your relationship with the family of Mahal? Okay naman po.
okay naman. Wala nang issue. Sa ngayon, wala naman ako. Siguro nagkakaroon lang naman po ng mga issue dahil. Nasabi niya sa ngayon, which means very much aware siya sa mga nangyayari. Very much aware siya doon sa nangyari kay Ballpoint at saka sa pamilya Tesorero. So, kahit na hindi siya nagsasalita, alam niya yung nangyayari sa mundo ng Mamigs. Diba? Dahil sasagot niya na yun. Na sa ngayon, which is correct, wala naman talagang issue na, diba? Dahil na-resolve na eh. Okay na kumbaga si Ballpoint at saka Tesorero at yung iba pang mga tao na nahimik, si Lady Blogger, si Mystica, mukhang nasa piling na ng kanyang partner, so nanahimik na rin siya, di ba? So, kumbaga, for now, talagang tahimik yung mga sitwasyon. Walang maingay. Actually, nabanggit niya rin naman dito eh, na wala namang problema talaga eh. Ang nagiging problema lang, kaya nagkakaroon ng issue yung Tesorero at saka yung Mamig's World dahil na rin sa mga supporters. Siya na rin naman nagsabi, di ba? So, pakinggan natin. Usually naman po sa Mamig's World naman yung nangyayari po yun. Pero ngayon po, so far naman po, okay naman po yung mga feedback naman. At wala naman ang nagiging issue naman na po. Totoo. Sa ngayon, seems clear. Okay. Okay yung sitwasyon niya at saka ng Tesorero. Ang nai-issue ngayon is yung meet and greet. Yan yung nabibigyan ng issue. Yung meet and greet ni Madam Merly Peregrino na malapit nang mangyari pero may mga issue pa rin. And sa ngayon mukhang nasapawan itong mga revelations, itong mga interview ni Mix Molino na talagang magkakasunod. And yun yung may issue. Yung between Tesorero and yung sila Mix. Eh, wala naman na. Okay? Medyo yung mga fans, supporters lang yung medyo nagkagulo. Okay? Pamilya niya sa pamilya namin. Ngayon wala na si Mahal. Paano na si Mix? Tuloy-tuloy pa rin po yung buhay. At kailangan ko din na tuloy yung buhay. May mga kanya-kanya tayong goals sa sarili natin, sa buhay natin. At yun yung gusto kong gawin sa sarili ko na hindi tayo magbabase sa mga nakaraan. Magbase tayo sa hinaharap. Kumbaga, ang ginagawa ko na lang alam po, parang mas mag-grow tayo, mas mag-grow ako. Ginagawa ko po yung gusto kong mangyari sa sarili ko para in the near future, maging maayos po ang lahat para sa buhay ko, sa pamilya ko, at sa mga tao pa na nandyan para sa akin at sa mga tao na patuloy na sumusunod. Hindi porke nag-moving forward tayo, ibig sabihin nun is, kakalimutan na natin yung mga nangyari. Kakalimutan na natin yung past. No, hindi dapat ganun. As we move forward, dapat yung mga nakaraan natin is maging gabay natin para mapunta tayo sa tamang direksyon. Kung nangyari man kay Migs, yung mga ganong pangyayari, yung mga hindi inaasahan, okay, hindi ibig sabihin nun, baliwala na sa kanya yun. Hindi ibig sabihin nun is tapos na. Okay? Wala na tayong magagawa doon sa nangyari. What we can do is move forward and learn from the mistake or learn from those pain na dinanas natin. Dahil yun yung mag-guide sa atin para abutin kung ano man yung gusto nating abutin sa hinaharap natin. Okay? Face the reality without neglecting yung iyong mga nakaraan. Dahil yun yung magtuturo at maggagabay sa atin. At yun yung ginagawa ni Mix. Sinusunod niya yung sa tingin niya is magbibigay sa kanya ng magandang kinabukasan kasama na yung kanyang mga pamilya. Pero hindi ibig sabihin nun, mabaliwalain niya na yung mga past niya. Umiiyak ka pa rin ba? Hindi po nawawala minsan. Tulad ngayon, minsan, dahil napapag-usapan nga minsan siya, hindi mo talaga maasa. Ito yung part na talagang nag-convince sa akin na talagang hindi pa totally recovered si Mix.
Dahil, yan, di ba? Malinaw na mabanggit yung ganung pangyayari, eh, naiiyak pa rin siya. Okay? Medyo ito talaga yung medyo kahit ako, tinamaan na naramdaman ko yung naramdaman niya. Nawala yung doubt ko na mukhang naka-recover na siya. Kasi, biruin mo yun. Mabanggit lang kung umiiyak pa rin siya. Talagang inamin niya na nangyayari pa rin. Normally, mangyayari yan kapag nakikita mo yung isang lugar na malimit kayong pumunta or malimit yung ginagawa or malimit yung pinagtatambayan. Okay? Doon yan. At pag nag-iisa siya. Okay? May biglang pa-flashback sa utak niya yan. Okay? May mga minsan words or tawa, lalo na yung kay mahal, di ba? Na magpa-flashback. Kaya, naiiyak pa rin siya. Kaya doon sa tanong ni Ogie na yon, at yung naging reaction niya is talagang ako mismo, doon ko na-realize na hindi pa talaga siya nakaka-move on. Nagtatry siya, yes. Nanduro naman talaga yung effort. Nakikita naman natin. But, totoo, yung sinasabi ng iba, na dating hindi ako ganun ka-convince, eh, nahahalata pa nga rin sa mga mata at kinikilos niya na hindi pa siya totally recovered. And based nga doon sa mga before niyang vlogs, at saka sa vlog niya ngayon, kahit ako napansin ko na iba yung glow niya, iba yung aura niya sa mga ginagawa niya ngayon. Yes, he's trying. He's trying to be jolly, but yun nga, na-confirm nitong interview na to na on the road to recovery pa rin siya. Andun pa rin po, ba? Kaya dahil na yung nangyayari na yun, papasalamat talaga ako sa mga tao pa rin na sumusuporta. Medyo nagdadamdam lang pag may mga supporters na hindi nakamaintindi. So, hindi naman mawawala po yun. Nandito tayo sa ganitong larangan as ano tayo. Pero siyempre, tao din naman tayo. Malamang yung sinasabi niya na yan is yung pananahimik niya. Okay? Yung hindi niya pagsasalita about sa mga pangyayari. Kasi nga ayaw niyang maalala, ayaw niyang pag-usapan dahil hindi pa nga siya kasi ready na harapin na gawing topic talaga si Mahal. Hindi siya ready. Yun yung nararamdaman. Yun yung nakikita ko sa kanya. Kaya ganyan yung nagiging reaction niya. So may iba na nami-misinterpret, which is marami. Marami. Kaya aminin natin sa hindi. Lalo na yung mga supporters ni Mahal. Okay, don't get me wrong. This is a real talk lang po. Na nung time na bumabagsak yung channel ni Mahal, maraming isyung lumalabas, walang MIGs na nagba-back up para iangat yung channel ni Mahal or i-depensa si Mahal. Dahil siya mismo, hindi niya pa kayang pag-usapan. Nahihirapan pa siya. And this is another proof na talagang hirap pa siya pag si Mahal na yung pinag-uusapan. So sana lang, maging malinaw ito doon sa mga taong ang iniisip is baliwala na si Mahal para kay Mips. And ito na yung mga kasagutan nung maraming tanong, nung maraming haka-haka yung pananahimik niya. The real reason is hindi niya pa kayang pag-usapan. Yun yung totoo. Yun yung ipinakita ng interview na to sa Mamig's World. So sana, maging malinaw ito sa lahat. Lalo na doon sa mga nag-iisip na pinabayaan na ni Migs yung channel ni Mahal. Kinalimutan na si Mahal. Na napalitan na kagad ni Migs si Mahal. Yes, special si Mahal para kay Migs. Kaya imposible
na makalimutan niya yan. So doon, sa mga ganun ang pag-iisip, sana nalinawan kayo nito. At tanggapin nyo yung katotohanan na wala na si Mahal, pero hindi ibig sabihin nun, wala na siya kayo para kay Mix. So hanggang dito na lamang at maraming salamat.